naman guys, yung si Canteco na Blue Polar. At saka nag-blur na rin ng mga exit. So guys, yung granules na pinapakain ko sa mga 4 weeks old na since free swimming na yung mga blue polar dito guys na maliliit, tatanggalin na natin to yung mga parents ng blue polar, lilipat na natin to sa maliit na lagayan kasi napapansin ko dito guys na nagkakaroon ng aggression itong male saka female, no? And minsan nagkakaroon ng damage yung kanilang mga fins, nagsasakita na sila. So kailangan na talaga natin ilipat itong mga parrots na to. Ito na guys yung paglipatan natin ng male saka female. So kailangan talaga guys, no, na ihiwalay natin yung male sa female na blue polar bago i-breed natin sila ulit. And dito na rin guys natin i-condition ulit yung male saka female na blue polar para sa next breeding natin. So ang gagawin ko guys, tanggalin ko muna tong kanilang ano guys, no, yung pipe. Then ang gagamitin ko sa paghuli sa kanila guys, ito lang yung kamay ko lang para maiwasan natin masama itong mga fry kasi baka kung yung sibot gagamitin natin may tendency, no, na masama yung mga fry. So gamitan ko lang siya ng aking kamay. Tanggalin muna natin to guys, yung pipe saka yung bato. Yan, tanggalin muna natin to. And sunod natin tanggalin yung male saka female na blue polar. Kailangan pala natin guys ng lagayan. Yan, kuha tayo ng tubig dito. Dito natin lagay yung male saka female kapag nahuli na natin sila. Guys, suliin na natin yung male. Mapalag ang male. Yan. Huli na. So after this guys, ipakita ko sa inyo guys yung difference ng male tsaka female na blue polar. Next natin huli itong female. Nagtago siya. Maka-survive na kasi ito yung mga fry guys, malalaki na to. Survive na yan sila kahit walang male tsaka female, no? Yung wala yung parents nila. Yan, lipat natin dito. Ngayon guys, bago ko ilipat tong male tsaka female na blue polar, ipakita ko muna sa inyo ang difference ng male tsaka female na blue polar. So ito guys, una, no, ang male. Ayan, kung mapansin nyo guys, ang size ng male malaki compare sa female. Ayan, malaki yung size niya. And yung fins guys, ayan yung fins, tingnan nyo, mahaba. Mahaba ng fins. And dito guys sa tiyan, ayan, wala siya accent na pink. Yung tiyan niya walang accent na pink. Yan, oh, white lang lahat. Dito banda, white lang. So, yan guys ang palatandaan ng male na blue polar. Next naman guys, ang female na blue polar. So, yan guys, ang female kasi guys, maliliit lang yan na blue polar. But, anyway guys, kapag inalagaan natin yan siya, lagi siya ga-breed, lumalaki din itong female na to. Later, ito siya, maganito din siya kalaki, no? Ayan. And itong male, maglaki pa to. Itong female, maglaki din to. So, ang una, guys, na palatandaan ay ang fins. Ayan, ang fins niya maliliit. No? Unlike sa female, sa male na malalaki, ito siya, maliliit lang fins niya. May iksi. And, ayan guys, so mayroon siyang pink na accent dito sa ilalim ng tiyan niya. Ayan, oh, may pink. So yan ang pink na yan guys, magano pa yan kapag ready to breed na siya, no, magkulay pink pa yan, ito kulay pink.
Pag ready to breed na yan, mas more pinkish pa yan siya. Madali lang guys mag-determine ng gender ng blue polar. Provided guys na ito sila ay mature na na mga blue polar. And so kung mature na sila, ready to breed na, mas madali natin malaman yung gender ng blue polar. So guys, lilipat na natin sa lagayan nila. So nililipat natin to guys para ma-condition na naman natin sila mag-breed and para maiwasan natin yung aggression nila no sa bawat isa. So pag ganyan kasi guys, aggressive na sila. Minsan nagsasugatan yan sila no, na-damage yung fins ng male or either ng female. And minsan namamatay yung female kasi sinusugatan siya ng male. So, yan dapat ang ano natin, no? Pagkatapos ng breed, ihiwalay para maiwasan yung pagkamatay ng female na blue polar. Itong blue polar, guys, pwede na naman natin ito sila ma-breed after 2 to 3 weeks. Pwede na rin natin ito sila ma-breed. Ang gagawin lang natin, pakainin lang natin sila daily hanggat na maging ready na sila ulit mag-breed. Dito na, guys, yung mga anak ng blue polar. So, ito sila guys, nasa 5 days old na to. And pwede na to sila makasurvive sa sarili nila kahit wala na silang parents. Survive na to sila. So ang pag-alaga lang nito guys ay weekly water change saka pakainin lang natin sila ng powder fish food kung wala tayong brim shrimps na available. So ito sila guys, napaka hardy and madali lang sila makasurvive compare sa ibang klase na cichlid. Dito naman guys sa tank na to ay aking crevinces. So itong crevinces guys, cichlid din siya na egg layer. Maliliit lang din siya na cichlid and madali lang din siya alagaan. Napaka hardy and parang same lang din siya sa blue polar. Itong crevinces ko guys, breeder na to siya. Nangitlog na rin to siya. And ang nangyari sa eggs niya guys na kinain nila. So probably siguro na-disturb sila. So yun ang nangyari sa eggs. So ngayon ang ginawa ko guys, ito nilagyan ko ng cover itong pipe. Yan para parang cave siya no, na mas more secure feeling siguro nila, mas more secure kapag mayroong cover yung pipe. Unlike dito guys, so ayan, itong blue polar, wala, hindi ko nilagyan cover kasi hindi naman nila kinakain yung kanilang eggs kapag mayroong mga tao na dumadaan-daan. Itong crevinces guys, pag nangitlog sila and lagi sila na di-disturb or may taong dumadaan-daan, no, mayroong tendency na kakainin nila yung kanilang mga eggs. So katulad nito sa crevinces ko guys, nakalay na to ng eggs kaya lang hindi nabuo kasi kinain nila. Probably siguro sa everyday na dumadaan-daan ako or everyday na pinapakain ko sila, nadidisturb sila. At kung bago ko pa lang sa channel ko at gusto mo matuto mag-breed ng iba't ibang klaseng ornamental fish katulad ng crevinces or blue polar, don't forget to click the subscribe button at i-click ang bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again, thank you so much for watching and see you on my next adventure.